Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kahapon nga, official nang inanunsyo magiging starter sa NBA All-Star Game. Sa West nga si Stephen Curry, Luka Doncic, LeBron James, Zion Williamson at Nikola Jokic. Habang sa East naman ay si Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Kevin Durant at Giannis Antetokounmpo. Again, same format mga kaibigan. Ang bawat quarter ay paglalabanan ng dalawang team para sa cash prizes na mapupunta sa respective charities. At sa final quarter naman ay 24 points ang kailangan ng leading team to win the game in honor of the late great Kobe Bryant. Although may konting pagbabago lang mga kaibigan, magaganap ang pilian sa All-Star Game ng mga team captain na si Giannis at LeBron sa game mismo. So literal nga na pick-up game ang magaganap. Mauuna pa din na pumili si LeBron sa starters bilang siya nga ang player na may pinakamataas na boto na tatanggap sa mga fans, habang si Giannis naman ang mauunang pumili sa bench players. Si LeBron nga ay may perfect 6-0 record bilang team captain sa All-Star Game kung saan tinalo niya mga captains na sila Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo at Kevin Durant noon. Ganun pa man, aminado nga si Giannis na excited na siya dito at hindi niya umano makakalimutan ang naging game noong 2020 NBA All-Star Game kung saan pwede talaga nating masabi na ito ang best All-Star Game in the recent years kung saan natapos ito via free throw ni Anthony Davis. Ayon kay Giannis ay i-enjoy niya ang All-Star Game na ito. Ngunit at the same time ay gusto niya nga daw makuha ang kanyang unang panalo bilang captain. At kung sakali nga mga kaibigan ay siya din na makakaman siya sa record ni LeBron. So very exciting nga talaga ito, lalo na't alam naman natin na very competitive din si Giannis. Very unpredictable din ang game ngayon dahil pipili nga ng mga players on the spot mismo, so walang chemistry dito at pure talent lang talaga ang usapan. Hindi nga magagawa ng mga players ngayon na magkaroon ng ensayo o pag-uusap before the game. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Dallas Mavericks. Sila nga isang team na obviously umaasa lang kay Luka Doncic, and no disrespect ito sa iba niyang teammates dahil magaling din naman talaga ang mga tulad ni Spencer Dinwiddie at Christian Wood. Patunay lang nga ang game kahapon kung saan nagtamo ng injury si Doncic 3 minutes into the game. Ngunit nagawa pa din nilang talunin ang Phoenix Suns sa pangunguna ni Spencer Dinwiddie na gumawa ng 36 points, 6 rebounds and 9 assists. So very talented din nga ang mga teammates si Doncic. Sadyang hindi lang talaga ito nakakabelo dahil sa ball dominant style of play ni Luka. Pwedeng kasalanan nga ito ni Doncic mga kaibigan, ngunit at the end of the day ay nasa coach pa rin nga ang desisyon nito. Halimbawa na lamang si James Harden na inamin na ganun siya maglaro sa Rockets noon dahil yun nga ang pinapagawa sa kanya ni Coach Mike D'Antoni. Well, kung titingnan natin ang Mavs ngayon, obviously kulang sila sa pieces upang makonsider na championship team. Pwede nga silang manalo ng isa o dalawang series sa playoff style sa galing ni Doncic, ngunit one player can only do so much. Eventually ay kakapusin din talaga ito. Proven na nga yan noon pa man kay LeBron, Kobe, Jordan, Harden o kung sino pa man. Kaya naman ayon kay Eric Pincus ng Bleacher Report ay interesadong gumawa ng trade ng Mavs upang makuha si Kyle Kuzma. Yan nga ay kung gagawing available ng Wizards si Kuzma mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?